So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video po, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga fire pump and jockey pump. Hindi totoo yan! So, ano ba ang kahalagahan ng isang fire pump and jockey pump sa isang building? So, ano yung mga ginagampanan niya? So, sa ngayon, nandito tayo sa basement 5 or lower B5 kung saan located yung ating isang fire pump room. So, ito pong nakikita nyo ng mga equipment na nandito is nagsaserve lang po siya sa ating low zone. So, low zone, ibig sabihin, may certain area lang siya dito sa building na sinusupplyan niya. So, meron kaming low zone, then meron high zone. So, ito pong nakikita nyo is nagsusupply lang po ng ating fire protection pag hanggang fifth floor lang siya. So, mula fifth floor hanggang basement 5. So, yun, katunog po yun. Then, yung pagdating naman sa level 6, hanggang 67th floor is ibang fire pump na yun or ibang area na po, which is yung high zone natin. Pwede na! So, huwag na natin patagalin at simulan na natin. So ayun, ito po yung ating fire pump room. And nakikita niyo po yan, may pangalan po talaga siya. So yun, una natin ipakita sa inyo is yung ating fire tank. So yung fire tank natin is dito po kumukuha ng tubig yung ating jockey pump tsaka yung ating fire pump. So makikita niyo po is napakilaki niya po. So puno po ng tubig yan. So yun, hindi lang natin ipakita na maayos kasi malitin. Kasi wala naman talaga siyang ilaw dyan. So next naman is yung tubo na papunta sa ating jockey pump. So yun po yung tumagos po dun sa ating fire tank. So nagsusupply po siya or connected po siya sa ating jockey pump. So ito po yung jockey pump natin. So maliit lang po. Then ito naman po yung sabi natin is fire tank po natin. Tanga talaga. Which is malaki na siya. So ito, naku 125 HP na to. So sobrang laki na po niya. So para saan ba yung ating jockey pump? So, purpose po nito, or ang ginagawa niya po, is sinusupplyan yung ating system once na bumaba po yung pressure niya. So, for example, yung pressure natin is bumaba lang siya ng konti or mahina lang. Minsan kasi nangyayari din naman yun sa ating fire protection. So, ang una po munang gagana nun is yung ating jockey pump. So, once na gumana siya, ino-normalize niyo yung pressure, then once na okay na yung pressure niya, na-meet niya na yung pressure na dapat na nasa system natin, automatic po na mamamatay yung ating jockey pump. Then, kung sakasakali naman na hindi kayanin ng jockey pump yung pressure or manormalize yung pressure ng ating system, saka na po papasok yung ating fire pump. So, once na naset niya po or naabot na rin po yung cut-in ng ating fire pump. So, gagana na rin po ito. So, halos same lang naman yung purpose nila. Ang kaibahan nga lang dun is kapag fire pump na yung gumana, eh, sobrang lakas na yung pressure na isusupply niya sa system. So, ang mangyayari po kasi dun is, niya, dahil sa sobra-sobra na yung sinusupply na pressure, madalas may mga matatapon na. So, kaya na invento or na naglagay sila ng tinatawag na jockey pump para at least kung mahina lang naman or konti lang naman ang kailangan na pressure dun sa system natin is yung jockey pump lang yung gagana. So, hindi kailangan paganahin or hindi kailangan gumana yung ating fire pump. So, yan. So, once na hindi kaya po ng jockey, tutulong po yung ating fire pump natin. So, yung sinasabi ko po na pressure is may kasamang tubig na po kasi kumukuha po sila ng tubig or humihigop po sila ng tubig sa ating fire tank. So, yun, para malinaw lang. So, next naman po is yung kanya-kanina lang panel. So, tig-isa po kasi sila. So, ito po yung panel ng ating jockey pump. Then, ito naman po yung panel ng ating fire pump. So, magkahiwalay po siya. So, syempre, as usual, mas malaki pa lang palagi yung sa ating fire pump. So, next, dumako naman tayo sa cut-in pressure tsaka cut-off pressure ng ating jockey pump. So, kung makikita niya sa ating controller is nandito po yung ating current pressure. So, ito po yung pressure ng ating system ngayon. Then, ito namang start is ito po yung cut-in pressure natin. So, 160 po siya. Then, ito namang stop is yung ating cut-off pressure. So, once po na yung current pressure natin is umabot siya ng 160 PSI, automatic po na gagana yung ating jockey pump. So, magsusupply siya ng tubig sa system natin hanggang umabot ito sa 170 PSI. So, once na umabot ng 175 PSI na po, automatic mamamatay po yung ating jockey pump. So, yun po yung purpose niya. So, kung nakikita nyo, naka-automatic po yan. So, yun.
So next naman po is yung panel natin sa ating fire pump or yung controller natin. So kung makikita nyo po, ang pressure niya or yung cut-in pressure ng ating fire pump is 145 PSI. So yung stop niya naman po pressure is 300 PSI. Ito namang 300 na to, hindi naman po ito nasusunod na talaga kasi hindi na umaabot yun yung pressure. So ang mangyayari po kasi talaga nun, once na umandar po or gumana po yung ating yung fire pump, hindi na po talaga siya namamatay. So dire-diretso na po. So papatayin natin yan manually. So mayroon pong stop button dito. So isa po yun sa pinipindot natin kapag papatayin na natin siya. So yung 300 na talaga na yan is hindi talaga siya nasusunod. So parang sinet lang siya pero hindi mo yan mamimit sa ating system. So ito namang 145, ito yung cut-in natin. So for example, may pumutok na sprinkler heads or may sunog sa isang palapag, automatic magbabawas yung pressure ng ating system kasi syempre may tumatagas sa tubig. So once na nasense yun ni Jockey Pump, automatic siya yung unang gagana, di ba? Kasi mas mataas yung cut-in pressure niya. So once na umandar yung Jockey Pump, susupplyan niya yun. So since mahina yung pressure pa ni Jockey Pump, kasi patuloy pa rin kasi yung sunog, assume natin na may sunog talaga. So automatic na noon, since hindi niya nakaya, so magbabagsak yung pressure natin, then ma-reach na po niya yung cut-in ng ating fire pump, so 145. So once na na-reach na yun, automatic tutulong na po sa atin, or tutulong na po si fire pump para supplyan yung system natin. So yan po. Kita niyo naman. So yan. So yun po yung purpose ng ating Jockey Pump at Fire Pump. So since nandito lang naman na tayo, ituro ko na sa inyo yung iba or bigyan ko na rin kayo ng idea kung ano yung ginagampanan ng ibang parts natin. So yan. So ito po yung papunta sa ating system. So yan po, meron po tayong check valve dito, then makikita rin yung ating pressure. So yun po yung nasa system ngayon. So, meron po tayong check valve kasi ang purpose po nun, syempre, para yung tubig natin is hindi siya bumalik sa ating tangke. Kasi didiretso po kasi talaga siya doon ulit kung sakasakaling wala tayong check valve. So, purpose po nun is, syempre, pag supply natin or pataas po yung tubig, automatic didiretso lang siya. Parang isang way lang talaga. So, next naman is yung ating drain. So, madalas dito kami nag-drain kapag gusto namin pagganahin or i-testing yung ating Jockey Pump at ang ating fire pump. So dito kami nagbabawas po niya ng pressure. So diretso na po yan sa ating trench. So tapon na po siya. So next naman is itong isa. So ano bang term nito? Tanga talaga. Basta. So sa bombero po ito. So sa ngayon, once kasi na nagkaroon ng sunog, automatic bubuksan po nila to. Or kami. So depende kung kung. Tapos connected po ito sa labas. So once na binuksan namin to, magkakaroon ng supply papunta sa ating pagtatapan ng ating mga bombero. So ayan, sa ngayon po naka-off lang po siya. So nakikita niyo naman naka-cross po yung ating bulb. So once na naka-con po siya along sa kuha natin sa pipe, automatic po naka-open po siya. So katulad po nito. So ngayon naka-open po siya kaya naka-along po siya. Then, next naman is yung ating back to tank. So sa ngayon ito po yung naka-off natin. So papunta po siya sa tangke natin. So kaya po siya nasabi na back to tank. So nakita niyo rin, naka-close din po siya kasi hindi po siya ginagamit. So ginagamitan po siya sa testing natin. So once kasi na pinandar natin yung Jockey Pump natin tsaka yung ating fire pump sa test, during testing, kailangan may tatapon ng yung tubig natin or yung sobrang pressure. So yun po yung purpose niya. So next naman is yung ating PRV, pressure relief valve. So ang purpose po talaga nito is syempre, once kasi na umandar yung ating fire pump, automatic po kasi, or yung ating Jockey Pump, yung pressure niya po is, once na enough na dun sa system, kailangan may pagtatapunan tayo ng sobrang pressure. So, yun po yung purpose nito. So, once na yung sobrang pressure, kasi or yung sobrang tubig na sinusupply ng ating fire pump, is ibinabalik niya po yun sa tanke natin. So, yan. Wala po yung valve kasi dapat naka-normally open lang talaga siya. So, hindi na siya nilalagyan. So, automatic po yun. Kasi syempre, kung wala kasing ganun, automatic yun, sasabog yung ating system. Or magpuputukan yung ating mga sprinkler heads. So, sa mga hindi pa nakakita ng sprinkler heads, ito po yung itsura niya. Saan ba? So, yan. Yan po yung example ng ating sprinkler heads. So, lapit tayo ng konti. Makikita niyo po, meron siyang glass dyan. So once na naputol po yan or na-break po yung glass na yan, kahit
patamaan natin or yung cause ng sunog niya, automatic mag-splash na po yung tubig natin dyan. So kung sakasakali kasi wala tayong PRV, automatic yan, sobrang pressure yung papasok dyan. So once na hindi na nila nakayanan, magpuputukan na po yung ating mga sprinkler heads. So napakadelikada po. So ang laki ng ginagampanan ng ating pressure relief pad po. So kung napapansin nyo rin po, meron tayo ditong bola-bola. Hola. So ito naman po, ang purpose naman po nito is papunta po yan sa ating alarm. So once na umaandar po kasi yung fire pump natin or yung jockey pump natin is tumutunog po ito. So para maalarma rin po yung ating mga maintenance or kung sino pong personal po. So yan po. So kung gusto nyo makita yung bell, connected po yung pataas, punta doon. Then, wala doon sa tangke or sa pating fire pump room, dito na po yung sa labas natin. Or nasa basement na po siya. So makikita na po, nandito na po yung ating fire alarm or yung bell natin. So once na umandar po yung ating jockey pump tsaka fire pump, automatic aandar na po siya. Or I mean, tutunog na po. So once na yung jockey lang naman is mahina lang naman, then yung fire pump natin is yun. Yun yung medyo malakas na. So, yan. Then, so yun, yun yung fire protection natin dito sa ating low zone. So next, pakita natin or pakita lang sa inyo nang mabilisan lang yung ating fire protection ng ating high zone. So yun naman, halos same lang din naman ito. Ang kaibahan lang is yung rating ng ating motor or yung ating pump, then yung jockey pump. So, yun. Then, kaibahan din po ano kasi true gravity na yung pump kasi yung ibang floors na. So, let's go!